magandang araw sa inyo mga klinika, no? So, ngayong araw na to, ang mabilis ang gawa natin, ano, itong Ford Fiesta. Actually, customer na natin to, no? Shoutout nga pala sa iyo, Mama Melody Baise, no? Baisa, no? Shoutout sa iyo, ma'am. Salamat sa tiwala. Yun, ito nga palang, anong to, Ford na to, for change oil lang siya, no? Dinala sa atin ni ma'am dito, minessage kasi niya tayo, for change oil lang siya. So, nakabili na ako ng, ano niya, ng, oil filter niya, ito, Motocraft, no? And then, yung ASIN, na polysynthetic na WD-40. W40. 5W40, no? Polysynthetic tayo, no? Mga klinika. So, ayun. Ayun, and then, may isa pang concern si ma'am bago siya umalis kanina, no? Iniwan niya to. May isa pang siyang concern na may lumalagutok dun sa ilalim, no? Kaya ang ginawa natin, tinest drive natin to, no? So, ayun, napag-alaman natin na may lumalagutok nga dun sa bandang ano niya, left side, no, dito. So hindi natin alam kung bore joint ba 'yon or what na ano. Titingnan natin, chichikin natin mamaya pagkatapos natin mag-change oil mga klinika. So ayun, and then mag-bleed ulit tayo ng ano, ng change na ng ano ng coolant, no, mga klinika. Kasi nagbabawas siya, no? Hahanapin na rin natin kung meron bang ano dito. May leak pa dito sa cooling system niya, no, mga klinika. So, ayun. And then, sabay na rin natin itong air filter. Lililisin na natin. At saka yung cabin filter, mga klinika. So, tara. Ayun. Narinig nyo naman, ha? Mga tropa natin yan. Bakal bote. So, ayun, no? Magandang umaga muli sa inyo, mga klinika, no? Samahan nyo akong mag-change oil nito. Mabilisan lang itong trabaho natin ito, mga klinika. So, tara, let's go. Alright, mga klinika, no? Na-drain ko na itong ano, engine oil, no? So, talagang maitim na, no? So, makikita nyo yan, no? Maitim. Okay naman itong ano natin kasi nasusunod naman yung ating record sa pag-change oil nito. So, 6 months na to, no? Inabot na ng 6 months. At talagang ideal na for change oil to, mga klinika. So, ito nga pala yung drain plug niya. So, andito ang drain plug ng Ford Fiesta, no, mga klinika, dito. Ang tornillo niya, no, number 16, no? Kasi US cars nga sila, no? So, ayan, number 16, no? And then, naluwagan ko na rin itong ano, oil filter natin, no? Bali, ang binibili natin lagi dito kay ma'am, yung Motocraft. Kasi yung talagang from Ford, no? So, ayan, maluwag na to, patutuloyin na rin natin. So, ayan. Ayan. Kaya makakalini ka, no? So, mamaya, ano, makakalini ka, kapag na-drain na natin lahat to, salinan na natin ng bago, no? And then hanapin na natin kung saan dyan yung ano, yung concern ni ma'am na may lumalagutok, no? Pero palagay ko dito yata sa ano, sa mga play rings niya, no, mga klinika. Kasi chinek naman natin yung mga pangilalim, intact naman lahat, no? Yung mga bushing niya okay naman lahat, no, mga klinika. So, dalawa lang ang pwedeng paghinalaan natin dito. Either na itong mga pairings ito, yung mga sidings. Ayan, maririnig niya. Or yung mounting sa taas ng mga klinika. So, yun. Pagkatapos na ito, no, mag-ano rin tayo. Mag-bleed ulit tayo ng radiator na ito, no, coolant. So, tara. Let's go. Okay, mga klinika, no? Magbi-bleed ngayon tayo ng ano, coolant, radiator coolant ng Ford, no, mga klinika. So, ang pagbi-bleed kasi nito, mga klinika, medyo masela, no? Pero kaya niyo na ma-DIY, no?
Kung nag-aalangan kayo, pwede naman kayong manood sa YouTube o kaya sa Google, no, mga klinika. Kung nag-aalangan kayo, i-DIY ito. Kasi sa totoo lang, talagang napakasela na itong Ford pagdating sa cooling system, no, mga klinika. Kasi once na magkaroon ng hangin, ang kanyang cooling system, no, dyan na mag-uumpisang mag-overheat na mag-overheat yung makina nyo, no, mga klinika. So, ang gagawin natin ngayon, gagamit tayo ng pambardagula natin na gamit, no, mga klinika. Dito tayo magbi-bleed, no, dito sa andito ang bleeder niya, no, mga klinika. So ito, ang gagawin natin, ibang variant kasi ito ng Ford, eh, no. Yung ibang Ford kasi, meron ditong takip. So ito kasi, meron siyang tube papunta pabalik dito, no, sa reserve niya, no, mga klinika. So ang gagawin natin diyan, tatanggalin natin 'to. And then i-gravity muna natin, tataas natin dito para hindi lumabas yung coolant, no, mga klinika. And then ipapasok natin itong ating ano, DIY na pambardagulang pambleed, no, mga klinika. So ito ang mangyayari, itong dulo nito, yan yung papasok dito, no. And then yung kabilang side naman, yun yung susuot natin dito, no. So habang nagbi-bleed tayo nito ng one way valve, no, na pump, no, makikita natin diyan kung merong hangin na lalabas. Pagka pure coolant na siya, no, so yun, okay na yun, no, mga klinika. Ngayon ang gagamitin yung hose, mas maganda yung ganito, yung transparent, no, para nakikita nyo, mga klinika, kung may ano pa, hangin pa, wala. And then ganun lang, no, mga klinika, no. So basta yun lang sinabi ko, no. Pwede nyo naman gawin na yun. Pump lang kayo ng pump dyan, no? Tapos titingin kayo rito sa transparent na hose na to, no? Makikita nyo naman siya dyan sa loob kung may bubbles o wala. Pagka pure coolant na yun nakikita nyo dyan, okay na yun, mga klinika, no? So pwede nyo na siyang isarado. Pwede nyo na tanggalin to, tapos ibalik nyo na to, no? Secure nyo na to. Makaklip lang naman yan dyan, mga klinika. Ganun din dito, no? So and then make sure na ano, naka-level siya, no, bago nyo paandarin. Ngayon, kapag ka naka-andar na to, mga klinika, ito, kailangan maglalak to rito, no? Kailangan maglalak yan dyan. Maririnig nyo naman yan, maglalak yan. Ayan, ayun. Narinig nyo? Ayun. No, naglak na siya, no, mga klinika, no? Ganun lang, mga klinika, no? Ang pagbubulid ng ano, ng coolant ng Ford Focus, Ford EcoSport, no. Ganun lang, mga klinika. So mapapansin niyo 'yan, pag buhay ng makina, tumaas na yung ano niya, yung optimal niya na temperature, no. Mapapansin niyo tataas yan dito ng konti. And then pag nagbukas na yung radiator pan niya, bababa ulit ang pressure, bababa ulit ng coolant, babalik sa dating level niya. Ganun lang yung, mga klinika, no. So yun, tsaga-tsaga lang sa pag-DIY, mga klinika, makukuha nyo rin yan. Tara, mag-bleed na tayo, let's go. Okay, mga klinika, no. So ito, pinapump natin siya, no, nagbi-bleed tayo. So ayan, no, ngayon na wala na siyang bula, no, mga klinika. So diyan makikita niyo diyan kung may bubula diyan, eh, no. Ayun. Actually hindi tayo talaga nag flashing ng radiator, no. Nag-bleed lang tayo talaga, mga klinika, kasi concern dito ni ma'am nagbabawas siya. So wala naman leak, no. Sabi ko kay ma'am, try nating i-bleed, no, baka may hangin. So ayun, kaya ngayon binlead ko ngayon siya, no, mga klinika. Sa ngayon naman wala na siyang ano, wala nang bubbles, no. Wala nang hangin. Kanina meron, no, mga klinika, medyo marami. So ngayon wala na. Continuous pa rin tayo pagpump nito. So ayun yung aking DIY na ano, pambardagulan na pambleed, no, mga klinika. So ganyan lang. Kung i-DIY nyo, kung meron kayong Ford Fiesta, no,
Tsaka doon sa mga pressurized na reservoir, ganito lang ang gagawin nyo, no, mga klinika. Ganyan lang yan. Hintayin nyo lang mawala yung bubbles, no? Pagka wala nang lumalabas na bubbles, pwede nyo siyang tanggalin, no? Tapos ang pagbabalik nyo rito, medyo bilisan lang yan, no, mga klinika, ang pagbabalik dito kasi lalabas ang coolant dyan, eh, no? So, ayun. Mamaya, pag nasalina na natin to ng engine oil, no? Tsaka naikabit na natin yung fuel filter. Yung oil filter pala. Titestingin natin to, mga klinika. Sa ngayon, wala na siyang bubbles, no? Ayan. Kasi kung may bubbles dyan, makikita nyo yan, gagalaw yan dyan, mga klinika, eh. Kung makikita nyo yan, pag pinump nyo, kung may bubbles yan, tutulak yan dito, makikita nyo, gagalaw yan. Magkakaroon siya ng space dyan. Ibig sabihin, yun yung hangin, no? Tutulak niya yan, tumulak siya rin sa loob. Tapos magbababulls yan doon, lalabas na yung hangin, no? Sa ngayon, wala na naman, no, mga klinika. Okay na siya, wala na siyang bubbles, wala na siyang hangin, no? So, yun. Mamaya, no, mga klinika, i-ano natin to. Testingin natin. No? Tara, magsali naman tayo ng ano, ng engine oil, tsaka magkabit tayo ng ano, oil filter, no, mga klinika. So, nga pala, bumili pa ako ng coolant to, pang refill lang natin dito. Let's go. Alright, mga klinika, no, na secure ko na tong drain plug. So, mahigpit na siya, no, using number 16 na socket, no. And then, yung oil filter, naikabit na natin yung motocrop na oil filter niya, mga klinika, no. Mahigpit na rin to. So, yun yung mga luma, no. Ngayon naman, ano tayo, mga klinika? Salin tayo ng ano? Ng engine oil, no? Tara. So, 4 liters to. Salin natin. Alright. Iyon. Okay. So, ayan, mga klinika, no? Sponsored by ASIN, no? ASIN, baka naman. Kahit ilang litro lang. Pa-sponsor naman dyan, ASIN. Iyon, mga klinika, no? Ayan, nasali na natin yung 4 liters. Alright. And then, after this, no, mga klinika. So, magche-check tayo sa ano naman. Sa dipstick, no? Ang hirap, mga klinika, pag mag-isa ka lang, no? So, hindi mo mahawakan maigi. No, mga klinika. So, check tayo ngayon sa dipstick. Check natin yung level niya, no? Oh. Okay. Yun. Alright. Sakto, mga klinika, no? Isa pa. Para, ano, double check lang tayo. Double check. Ayun, mga klinika, no? Sakto, yun sa pangalawang guhit, oh. No? Alright. Ayun. So, okay na tayo dito, mga klinika, no? And then, ang gagawin naman natin, no, i-engine detail natin to, which is lagi ko na mga nililibre yung finifree yung kay ma'am, no, kasi customer na natin siya, no, matagal na natin siyang customer, no, so pinifree na lang natin kay ma'am yun, no, pag engine detail nito. So after that, hanapin na natin yung kalampag, no, itong concern ni ma'am, no, and then test drive na tayo. And tawagan na natin si ma'am para ma-pick up niya na to. Let's go. Mga klinika, no, isasabay na rin natin tong pag bubuga ng hangin dito sa ano, sa air filter niya, mga klinika, no. So, pagkatapos natin dito, mag-engine detail na tayo and then test drive na.
Let's go, mga klinika. Alright, mga klinika, no? So, tapos na tayo dito sa, ano, dito sa Ford Fiesta, no? Mga klinika. So, tapos na tayo mag-change oil, mag-bleed ng coolant, no, mga klinika. And then, nilinis na rin natin yung air filter, no? Nagpalit tayo ng oil filter. And then, yung, ano, yung maingay dito daw sa pangilalim, no? So, hinigpitan lang natin yung ibang mga tornilyo, tsaka chinig natin yung mga bushing, no? Tapos, ito mga bearings, no? Dito sa, ano, sa bumper, no? May mga portion na maluluwag ng mga klinika. So, ayun. Tapos na tayo rito ngayon, no, mga klinika, no? So, try naman natin na panda rin, no, mga klinika. And then, tapos na rin natin i-detail, no, kung makikita nyo. Sobrang kintab na, no? So, try natin. Tara, mga klinika. Alright. So, ignition on. So, ayun, mga klinika. Alright. Start. Okay. So, ayan mga klinika, no, cold start pa kasi kaya mataas pa yung ano niya, no, yung RPM niya, no. So, maya-maya bababa yan, no, mag-automatic na ang bababa yan, mga klinika, no. So, sa normal na RPM niya, no, pag walang aircon. So, yun. Okay na tong gawa natin, no. Pwedeng-pwede nang pick upin to ni Ma'am Melody, no. Maraming salamat sa iyo, no, sa tiwala, Ma'am Melody, no. Thank you po. And ngayon na samahan niyo ako na mag-test drive nito, no. Tong Ford Fiesta. And then muli, maraming salamat sa pagsuporta niyo, no, sa Klinika Motorista Garage. At lagi nyong like, share, and subscribe na lang, no, mga klinika. And hit nyo na rin yung notification bell lagi, no. So, yun. Maraming salamat sa inyong lahat. So, goods na goods na to, no, mga klinika. And God bless us all. Yo, tara. Road test naman tayo, mga klinika. Let's go. Okay, halika. Tara, mga klinika. Road test na tayo. Ito na. Go, yon. Ayos na ayos, mga klinika. Smooth na smooth yung shifting nya, okay. Bago mag 2000 RPM nagsishift na siya, no, mga klinika. Hindi masyadong galit yung makina, no. So yun, ikot pa natin para sigurado tayo na okay yung trabaho natin. Right. Okay, mga klinika. Maraming salamat muli sa inyo lahat. Sobrang pasasalamat lalo na sa Panginoon. Maraming salamat sa lahat ng blessing. Thank you Lord. Thank you. Thank you rin po, Ma'am Melody. Bye-bye.